Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. Another idea na naman sa inyong pagmimekaniko mga boss, pag-DIY sa inyong mga units. Ayan. So, ito yung ginagawa natin. 3EC engine, Daihatsu made, Toyota Light Ace ito. Ayan, van. So, ito yung yano natin mga boss. Baka mahirapan kayo sa mga units ninyo. Ayan, nakikita nyo ba ito? So, ito yung pressure relief valve ng ating mga sasakyan. Usually, sa mga minivan, meron din to sa mga turbo na units. Pero, ayan, makikita niyo mga boss. Ito yung kanyang, ito yung nagre-release ng sobrang pressure mga boss dito. Dito sa kanyang rail. Ayan, ito sa kanyang common rail bar. Kasi yung mga gasoline ngayon, common rail din yan. Pero gasoline lang siya. So, since ganyan yung sistema niya mga boss, kapag ito kasi nag-fail, ayan, nagre-release ito ng sobra-sobrang fuel dun sa ating tangke. Ang mangyayari ito mga boss dito, maglo-low pressure. So, ibig sabihin, hindi na magiging atomize yung ating gasolina sa pag-spray doon. Kaya minsan palyado, minsan hindi talaga umaandar siya, grabe yung fuel consumption mga boss. Kaya isa din to sa dahilan mga boss. Ito, ito rin mga boss kapag may leak itong mga seal dito, kasi may seal ito sa ibabaw at saka dito sa ilalim, mga goma. Kapag nag-leak din yan, pwede rin magkaroon ng hesitation sa ating andar ng ating makina. And then, ang ano rin mga boss, kapag yung ating mga injectors din, kahit na nakabunot yung ating mga harness. For example, ganyan. Tapos binunot mo itong mga injectors nito. Tapos nakita mo mga boss, kapag pag-on mo pa lang sa susi, may tumutulo na na injector. Ibig sabihin, mayroong siraan na injector dyan mga boss. Kapag tumutulo na siya. Yan, makikita nyo. So, not always na spark plug. Ayan, loss compression yung ating kinukonsider kapag mayroong hesitation sa andar or kumbaga pumamalya, lalo na kapag idle mga boss. So, yan yung mga kailangan nyo tignan sa mga makina mga boss para hindi kayo mawala sa pag-troubleshoot. Siyempre mga boss, check nyo na rin yung pressure ng ating gasolina. Kasi napaka-importante talaga mga boss na alam natin yung pressure ng ating supply ng ating gasolina. Galing sa tangke, sa kanyang fuel pump sa tangke. So, dapat alam natin yan mga boss para madali natin may troubleshoot yung unit. At marami pa tayong i-consider mga boss when it comes sa pagpamamalya na pag-troubleshooting. Isa lang yung mga sinasabi ko sa pwede nyong gawin, pwede nyong i-check sa mga units na medyo rough yung idling tapos grabe yung vibration sa makina. So ayan mga boss, ito yung kumbaga hindi natin maibabase doon sa udo talaga na marami ng sludge. Yeah? Zero sludge mga boss, hindi yan sludge, parang ano lang yan, stain. Yan, makikita nyo, napakaganda pa ng makina. At alam nyo ba kung ano ang udo nito? Yan, tignan natin. 126,908. Diba? So, hindi po dahilan yung mga high udo mga boss kung na-i-maintain naman. Yan, lalo na sa mga naka-timing chain. Napaka, ano talaga na mag-maintain tayo ng change oil natin. Yan. Tignan nyo, napaka-kinis pa mga boss. Napakaganda pa ng makina. Kaya napaka-goods talaga mga boss kapag maintain sa change oil. At the same time mga boss, change filter talaga. Tamang PMS lang yung baon nito. Napaka-goods. Diba? So, lead.